So ngayon, sasagutin natin ang mga tanong nyo kung kailangan ba natin ng drafting table. Let's go! So what is gap? So sa mga naghihintay ng next vlog ko, I am really really sorry guys kasi talaga hindi ako nakapag-upload kasi sobrang busy tsaka galing akong midterms, pagod na pagod, you know, marketings. I am sorry for those 2 to 3 weeks na hinihintay niyo yung next vlog ko. So ito na siya ngayon. Let's go! So kung makikita niyo sa first video ko, which is ito, so dun sa dulo ng video makikita niyo naman na sinet up ko yung my first and one and only drafting table. So yung drafting table ko na yun is a 24 by 36 inches acrylic drafting table galing sa Dimpa Drafting Tables, Pampanga. Dimpa Drafting Tables. Baka naman. Ang kagandahan ng drafting table na nabili ko is acrylic siya. So maganda yung acrylic table, usually for tracing papers and usually for iterating floor plans, mga designs nyo, mga concepts and ideas, ganun. Patong lang ng patong ng papel, draw lang ng draw, yes! So binili ko yung drafting table na may kasama ng LED sa ilalim ng table for only 5,000 pesos. Kasi lahat ng mga nakikita kong drafting tables ang mahal. Ang mahal. Actually, parang wala kang makikitang brand new na 3,000 lang. So parang nasa around 4 or 5 siya pataas. Yung mga manufacturers din naman talaga ng mga drafting tables. Pero yung mga binibenta nila around 5K plus. And usually, yung mga acrylic drafting tables is around 8,000 plus. So itong drafting table ko na acrylic from Dimpa Drafting Table is sobrang sulit na talaga for my 5,000 pesos. So dito tayo sa pros and cons of having a drafting table in our workspace, no? So for our pros of having a drafting table sa ating bahay, no? As a architecture student, engineering, art student, kung ano man yan, kung saan mo pwedeng gamitin yung drafting table natin, no? So pwede natin gamitin ang drafting table natin as our separate workspace for doing our plates, and even our scale models. So dun naman sa drafting table ko, actually nagkasya lahat. Halos lahat! Ang papers ko, no? Dun sa standard size sa 24 by 36 inches na drafting table, may pagkakasya mo na lahat ng mga papers mo. Parang ako magsisales to. Pero sa totoo lang, kasya talaga halos lahat ng mga papers na gagamitin mo. Pwede A4, pwede A3, pwede 9x12, pwede 12x18, pwede 15x30 na hopya papers and tracing papers. And pwede rin especially huge papers like 20x30 na tracing papers and siguro A2. And another pro is tilted yung surface niya. So when you draw, makikita mo yung buong paper, especially pag mga malalaking paper din na drawing mo, makikita mo siya ng buo. So kasi pag nakalatag yung paper natin, sa lamesa natin, na flat surface talaga, as in nakalatag siya ganyan, kailangan mo pang tumayo para makita mo yung buong paper. Unlike dito sa drafting table yung mag-a-adjust para sa'yo. Sana all. So makikita mo yung illustrations and drawings mo in a proper view and parallel siya. Ano ba? Parallel siya sa view mo. Kasi makikita mo yung buong paper and usually pag magdo-drawing ka, mas accurate ang kalalabasan ng mga drawings mo since nakaharap sa'yo yung buong paper equally sa vision mo. And sa tingin ko ang huling pro nito is nakatutulong din to sa mga masasakit na mga likod. Yes, tulad ko. Yes, sobrang useful ng drafting table when it comes to posture. Pero may mga architects and students pa rin talaga na nakaslouch. Kahit ako. Habang nagdo-drawing sa drafting table, kumuha nakaganyan. Paano? Punta naman tayo dun sa cons natin. So ano nga bang merong cons sa drafting table? Meron ba? Meron namang cons pero it's just few. So unang-una, drafting tables are somewhat really pricey. Maski ako, nang hinayang din talaga ako nung pagkapasok ko ng first year architecture,
iniisip ko bago palang pumasok, kailangan may drafting table na ako. Pero hindi, nakabili na ako nung parang first few weeks ng term. So sobrang sakit na likod ko nun. Kinailangan ko din talaga bumili ng drafting table ASAP. So yes, drafting tables are pricey. Drafting tables range around 3,000 pesos sa mga second hand. Usually yun yung mga wood. Usually nakikita ko mga second hand na ganto. Mga original price nila is around 7,000, 5,000 yata. Pero usually yung mga brand new na drafting tables around 5,000, wood pa lang yon. And if acrylic, bibilin mo na sa around 8,000 na talaga siya. 8,000 plus, especially pag lumalaki yung size ng drafting table. And pag mga maraming accessories like pen holder, mga organizers, ganun, and side tables. Kasi may mga iba na nagka-customize ng mga drafting tables dyan. And minsan, medyo mahal na rin talaga yung pagkagawa nila. Isa pang con is, magagamit mo lang yung drafting table mo, usually hanggang second year lang siya, sadly. Pero, as for my case, pagkagamit ko yung drafting table ko, until college, kasi yun yung main table ko, paglilipat na ako sa QC, since yun lang din talaga yung table na magagamit ko for my workspace, for doing plates, studying, lahat-lahat. Kasi sadly, magagamit lang natin yung drafting tables natin until usually second year. Kasi pagdating natin ng third year, sa ibang schools, kasi sa school ko, actually, I am starting right now doing AutoCAD. Next year, siguro SketchUp na kami, 3D modeling. Sa ibang schools, sabi doon ng mga tropa ko, like, yeah. So, shoutout dyan kila Tyrone, tsaka kay Chris dyan sa Mapua University. Mga freshmen din sila sa architecture. Sinabi din nila sa akin na third year pa daw sila mag-AutoCAD, magdi-digital. So, sa first year and second year, dun pa sila magma-manual drafting. And mga artworks, ganun, mga plate, mga manual drafted plates. So, to wrap it all up, do you really need a drafting table? For me, yes. Kasi unang-una nakakatulong siya sa paggawa ng mga plates natin. So usually drafting tables are designed for you to make your plates comfortably and accurately. Kasi may mga tables na yung mga edges nila minsan hindi straight, o kaya yung mga edges nila parang hindi, yung corners nila hindi 90 degrees. So minsan kalalabasan ng plate mo, tabi niya siya, or minsan off-center siya, tilted siya sa paper mo. Pero actually, sabi ng mga upperclassmen ko, it's okay if hindi ka bibili ng drafting table, it is really up to you. Kung gusto mo talaga bumili ng drafting table, pero it really is a huge help. Kasi sabi ng mga higher batches sa amin, mga second year, mga third year archi na sila. Sabi nila sa amin na nakasurvive sila ng first year architecture nang wala silang drafting table. Yung iba, nagdo-drawing lang sa sahig. Yung iba, meron naman talagang tables na malawak. Kaso hindi siya tilted. And yung iba, bumili na lang din ng mga drawing boards tulad nito. Meron na bibili ng mga ganon sa Lazada and sa Shopee. And actually, meron na rin talagang ibang nagawa ng mga portable drafting tables. Yung walang stand, and ititilt mo lang siya ng ganyan. And you are ready to go. And that is all for my video about my drafting table and why do you need one. So guys, please follow me on my Instagram here. Tebs_Tebs. So usually, sobrang active ko sa IG. And dun ako nagpo-post ng mga artworks ko and even my plates. Actually, makikita mo lahat ng mga progress ko dun sa IG ko. Ipopost ko talaga lahat ng mga plates ko kasi gusto ko talagang makita and makeep track yung mga progress ko during my college days. So if you like more architecture content like this, make sure to like, comment, share, and subscribe na rin. Hit na rin the notification bell. So if may mga questions kayo, huwag kayong mahiya sa akin na magtanong lang dyan sa comment box below. And that is all for my video. Architebs here, shaping the future of architecture. Let's go!